email them at info@ballymanila.ph. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, DZRH, 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. Miyembro ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa headlines ng DZRH Network News, police trainee kagabi pa tumitrending sa social media matapos batukan ng officer nang hindi mapigilang humawak sa itim na Nazareno. Balitang pumasok kaninang alas 3 ng madaling araw, traslasyon naging mabilis at maayos, isang deboto patay sa heart attack. Malaking balita kaninang alas 6 ng umaga, presyo ng bigas at singil sa kuryente, tataas dahil sa train law. 6:24 a.m., sakto, malaking balita sa DZRH, peligro sa kalusugan ng pagsunog sa tune-tuneladang sigarilyo, uusisain ng DOH. Pumasok na balita kaninang alas 7 ng umaga, opisyal na sinibak ni Pangulong Duterte, may patutsada sa media. Mainit na balita kaninang alas 7:45 ng umaga, bakbakan ng dating Vice Mayor at ng Mayor ng San Juan, uminit sa bagong palitan ng bintang. Pumasok na balita kaninang alas 9:30 ng umaga, hinuling mausok at delikadong mga sasakyan, pumalo na sa 500. Showbiz, reklamo ni Albie Casino noong January 3, sinagot na ng Cebu Pacific. Humanda na sa kakaibang pagbabalita. Iba ang dating, iba ang atake. Nakasunod sa panahon. Mabilis mong malalaman, mabilis mong mapapanood at mapapakinggan. Hatid ng mga lingkod sa pagbabalita sa loob at labas ng bansa. Live DZRH Network News. Mainit na impormasyon. DZRH Network News. Trending, viral, live, nationwide, worldwide, at netwide sa DZRH Radio, DZRH News Television, at DZRH Digital, Facebook at YouTube Live Channel, at www.dzrhnews.com. Kasama si Dennis Antenor Jr. DZRH Network News. Magandang araw, Pilipinas! Saan mang panig ng mundo, narito na mga malalaking balitang nakalap round the clock sa loob at labas ng bansa. Ito ang DZRH Network News. Narito ang detalye ng mga balita. DZRH Network News Top Story. Ito, trending na balita po ito. Musimula pa ito kagabi at hanggang ngayong umaga. Abay, paano ba naman? Nahuli kasi sa akto ang tila hindi napigilang tawag ng pananampalataya ng isang police trainee matapos hawakan ang puon na Nazareno na sa harap na pamismo nito dumaan. Pero nag-trending ang nasabing police trainee, hindi dahil sa kanyang pananampalataya, kung hindi dahil sa aktual nitong paghawak sa puon, kahit pa naatasan pala itong hindi gumalaw sa kanilang pila. Ang resulta, ayon, binatukan ito ng kanyang officer na siya namang ikinainis ng mga netizen. Para sa detalye ng mga pangyayari sa trending balita na yan, alamin natin sa trending report ni Victor de Guzman. Mabilis na kumakalat ang video na ito simula pa kagabi, kung saan binatukan ng isang police officer ang isang police trainee matapos itong hindi makatiis na hindi hawakan ang puong Nazareno. Ang nasabing kumakalat na video ay pinost ni VL Glock na naganap sa Quirino Grandstand. Sa simula ng video, iniwan ng lalaking police trainee ang kanyang mga kasamahan sa pila na binabantayan ng puong Nazareno upang hawakan ito. Nang oras na mahawakan niya ang puon, sinita siya ng isang police officer kaya bumalik din kaagad ang police trainee sa kanyang pila. Napatingin pa ang ibang mga trainee sa sigaw at paninita ng police officer. Lumapit ang officer at dito nakatikim ng pambabatok ang police trainee. Napahiya ito at hindi na lang kumibo matapos ang nasabing pambabatok.
Napayuko at napahiya ang police trainee. Ayon naman sa mga netizen, kahit na may sinuway na protocol ito ay hindi na dapat umabot sa pambabatok ng police officer ang kanyang tinanggap na parusa, lalo na't nasa harap ito ng poong Nazareno. Para sa DZRH Network News, Victor De Guzman, naglilingkod sa pagbabalita. Ito po, malaking balitang pumasok sa DZRH kaninang alas 3 po ito ng madaling araw para sa mga hindi pa nakaka-recover sa pista ng itim na Nazareno. Bagamat mabilis at maayos ang ginanap na traslasyon, meron pa rin isang deboto na naitalang namatay sa kasagsagan ng prosesyon. Kung bakit namatay ang debotong ito, alamin po natin sa report ni Reggie Espiritu. Naging mas maayos at mabilis ang traslasyon ng imahe ng Black Nazarene sa taong ito. Natapos ang prosesyon na nagmula sa Quirino Grandstand hanggang sa simbahan ng Quiapo sa loob ng 22 oras na dati-rati umaabot ng halos 24 oras. Isa sa nakitang dahilan na mabilis na traslasyon ngayon ang hiniwalay na prosesyon ng mga replika kung dati nakasunod sa andas ng Nazarenong prosesyon ng sari-saring replika, kahapon inihiwalay na ang mga ito. Pumalo sa mahigit 4 milyon ang peak ng crowd na mga deboto. Pero mabilis din itong bumaba sa 2.5 million kagabi, sabi ng Manila Police District. Umabot naman sa may 1,000 katao mga sumama ang katawan at pakiramdam habang nasa prosesyon, pero isa ang minalas na namatay. Sinasabing nakainom at hindi kumain si Neil Enriquez, 51, ng Taguig City nang sumama sa prosesyon at biglang dumaing ng masakit ang kanyang tiyan. Itinakbo si Enriquez ng kanyang kasamahan sa isang medical outpost sa Quezon Boulevard, pero inilipat din kalaunan sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Dito na idineklarang dead on arrival si Enriquez dahil sa hyperacidity na nauwi sa atake sa puso. Mas maayos at mas mabilis na natapos ang traslasyon ng Black Nazarene, pero ang mukhang matatagalan pa ang paglilinis sa basurang iniwan ng prosesyon. Para sa DZRH Network News, Reggie Espiritu, naglilingkod sa pagbabalita. Ito po, balitang tinalakay po ito kaninang alas 6 po ng umaga. Pamilyar ba kayo sa magiging epekto ng implementasyon ng train law sa bansa? Ano nga ba ang mga bilihin na apektado po ng train law? At gaano nga ba kataas ang madadagdag sa singil sa kuryente dahil sa batas na ito? Yan at marami pang iba na balita sa report ni Mavel Arribe. Tatamaan din ang epekto ng bagong batas sa buwis na train ang presyo ng bigas. Sabi ng National Food Authority o NFA, hindi maiiwasang sumipa pataas ang presyo ng bigas dahil ginagamitan ng petrolyo ang distribution nito sa buong bansa. Kasama ang mga produktong petrolyo sa mga sapul ng dagdag buwis, resulta ng train o Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act ng Administrasyong Duterte. Barko ang pangunahing transportasyon sa pamamahagi ng bigas sa buong bansa at mula sa mga pier ay ihahatid ito ng mga truck sa iba't ibang lugar. Pero inaasahan ng NFA na hindi naman kalakihan ang epekto ng excise tax sa bigas at mangyayari ito dahil wala namang kakulangan sa supply ng butil. Samantala, tataas naman ng 8 centavos kada kilowatt hour ang singil sa konsumo ng kuryente ng Manila Electric Company o Meralco sa Pebrero, epekto rin ng train law. Ito ang pagtaya ni Lawrence Fernandez, head ng Utility Economics ng Meralco, ng tanungin tungkol sa impact ng train sa kuryente. Sabi ni Fernandez, hindi maiiwasang tumaas ang singil sa kuryente sa Pebrero dahil sa pagtaas ng coal tax na ginagamit sa mga planta ng kuryente. Para sa DZRH Network News, Mavel Arribe, naglilingkod sa pagbabalita. Ito po, tinalakay naman ito sa DZRH kaninang eksakto alas 6:42 ng umaga. Alam nyo ba na meron palang sinusunog na tone-toneladang sigarilyo ang Wholesome Philippines sa Norsagaray, Bulacan? Ang masama pa, may masamang epekto sa katawan ang pagsusunog na ito. Kung ano ang reaksyon ng DOH o Department of Health matapos marinig ang balitang ito at kung anong hakbang na gagawin ng ahensya, alamin natin sa report ni Sheila Edubas.
Paiimbestigahan ni Health Secretary Francisco Duque III ang tinawag niyang insensitive na pagsunog ng Wholesome Philippines sa may 3 milyong kilo ng sigarilyo. Sabi ni Duque, delikado pa rin sa kalusugan ng tao ang emissions kahit ginamita ng pasilidad ang pagsunog sa tone-toneladang sigarilyo sa planta ng Wholesome sa Norzagaray, Bulacan. Paliwanag ni Duque, hindi dapat hinayaan ng Environmental Management Bureau ng DNR na basta sunugin ang mga sigarilyo. Napaka-insensitive naman, no? Mali-mali yung mindset nila sapagkat ang kalusugan, ang final outcome ng any environmental impact. Diin pa ng Health Secretary na walang kwenta ang pangangalaga sa kalikasan kung hindi ito gagawin alang-alang sa kalusugan ng tao. Ano kwenta ng environment kung hindi mo ito iugnay sa kalusugan ng taong bayan at saka ng mga effects sa tao, sa kalusugan, hindi ba? Kalusugan ng lahat ng mga may buhay. Depensa naman ng Environmental Management Bureau, mahigpit nilang binabantayan ang sulfur emission at iba pang kemikal mula sa mga sinusunog na sigarilyo. Pero inamin ito na hindi nila prioridad ang kalusugan ng mga residente sa lugar. Para sa DZRH Network News, Sheila Edubas, naglilingkod sa pag-uha. Ito, malaking balita pumasok kanina alas 7 ng umaga. Isang dating opisyal ng pamahalaan ang hindi naiwasang maglabas ng kanyang sama ng loob sa media dahil sa maliumanong pagsasalarawan sa kanya na pinapangalandakan daw siya na isa siyang kurap at masamang tao. Kung sino ang sinibak na opisyal na ito, alamin natin sa report ni Reggie Espiritu. Isang dating opisyal na sinibak sa pwesto ni Paulong Duterte ang hindi nakatiis na hindi almahan ng isang membro ng media. Kinundina ni dating Dangerous Drugs Board Chairman, retired General Dionisio Santiago, ang hindi niya tinukoy na reporter ng Philippine Daily Inquirer na anya'y irresponsable. Ngit-ngit ni Santiago, ginagamit siyang halimbawa at background ng reporter sa mga sinusulat nitong storya tungkol sa mga sinibak ni Pangulong Duterte at pinalilitaw na siya'y masama at korap. Sinibak ni Duterte si Santiago sa DDB dahil sa kanyang mga komentaryo na mali at sayang lang ang malaking ginastos ng gobyerno sa ipinatayong Mega Drug Rehabilitation Center sa Central Luzon, bagay na naka-offend sa presidente. Ang media is admin, may very good partner. Mm. Pero itong mga bagito rito, tira ng tira, hindi nag-iisip eh. Ito yung bumenta. Irresponsible lang dahil ang gobyerno, masisira yung bayan natin, yung mga tal-tal na wala sa lugar eh. Karapatan ni Santiago na protektahan ang kanyang reputasyon. Pero sa journalism, hindi mapipigilan ang mga reporter na banggitin ang nangyari sa kanya sa Duterte government na background sa kanilang storya. Para sa DZRH Network News, Reggie Espiritu, naglilingkod sa pagbabalita. Ito pa, isa pang exclusive balitang pumasok kaninang alas 7.45 ng umaga. Mas lalo pang uminit at sumiklab ang iringan sa pagitan ng dating Vice Mayor ng San Juan City na si Francis Zamora at Mayor Gia Gomez kaninang umaga kaugnay sa isyu ng pag-recall ng eleksyon sa lungsod. Kung ano ang mga naging palitan ng maanghang na salita ng dalawa, alamin natin sa report ni Florante Rosales. Lalong umiinit ang word war sa pagitan ni dating San Juan Vice Mayor Francis Zamora at Mayor Gia Gomez kaugnay na recall election sa lungsod. Sa exclusive interview ng DZRH Damdaming Bayan, sinabi ni Zamora na wala raw siyang kinalaman sa recall elections kundi ang mga taong naniniwala at nagsusuno ng pagbabago sa San Juan. Ayon pa kay Zamora, hindi siya nagpetisyon sa COMELEC para sa recall election kundi nilapitan lang siya ng apat na petitioners at hininga na suporta na labanan si Mayor Gia. Banat pa ni Zamora, mag-iisang buwan na, hindi pa tinatanggap ni Mayor Gomez ang notice for sufficiency ng petisyon, kaya di pa makapagbilang ang COMELEC San Juan. Meron siyang 3 araw para mag-file ng motion for reconsideration. Okay. Kung hindi mag-grant, no, kung pagpalagay natin, hindi ibigay ang kanyang motion for reconsideration. Yes, let us assume ma-deny, no? Uh-huh. Now, the COMELEC San Juan Election Officer will start
verifying the 30,000 signatures. How long will it take the COMELEC to verify the signatures, Francis? Baka, okay, baka abutin tayo ng Disyembre niya. Hindi naman. As far as the lawyers have informed the petitioners, the COMELEC election officer of San Juan only has 9 days. Ah. 9 days lang to verify. The 30,000 signatures? Yes. So he has 9 days to verify the 30,000 signatures. Kaya naman yan dinidelay ng kabila, ano? Kasi may time frame ang recall eh. Mm. Hindi ka pwede mag-recall isang taon bago ng susunod na halalan, which will be May 2019. Okay. So ang deadline ng recall ay May 2018. So ngayon ay Enero GIS na. So yan ang maliwanag na dahilan kung bakit hindi niyo tinatanggap, no? Para hindi umandar ang proseso para pagdating ng panahon ay umabot ang Mayo at hindi matuloy ang recall. Pino na rin ni Zamora ang Facebook post ng kampo ni Mayor Gomez na tila pelikula ni Leonardo DiCaprio na nagsasabing "Catch me if you can" sa pagtatago nito ngayon. Bumalta naman ang anak ni Mayor Gia na si Senator JV Ejercito sa banat ni Zamora. Sa exclusive interview pa rin ng DZRH Damdaming Bayan, sinabi ni Senador Ejercito na walang tinatalikurang kaso ang kanilang pamilya at walang basihan ang mga akusasyon. Banat naman ni Ejercito, ginagamit ng mga Zamora ang pondo ng bayan sa pagkalap ng may 30,000 signatures na may kapalit na scholarship, medical assistance at cash for work program. Dahil sa pambubuli raw ni Zamora, nagkaroon ng nervous breakdown ang kanyang ina. Si Mayor Gia is indisposed, no? Dahil isa nangyari, alam mo naman sa atin, sa schedule ng December, very taxing for a local official. And then, yung ayoko na sanang panggitin ito, baka sabi nagpapaawa kami. Pero alam mo naman nangyari kay Mayor Gia ng 90s, siya na condition, no? Yung kanyang nervous system was siya na proper of her nervous system. And okay naman siya, no? About 90% makarecover, kaya lang, she cannot be subject to emotional or psychological stress. Kaya nga po ito, naging kombinasyon eh, no? Eksakto naman yung December, napagod din siya sa mga local activities. Tapos, yung pangaharas at pangbuburi ng mga Zamora, ito lalo po si Francis Zamora, alam mo siya, bala nakakalungkot, pero ang bayan natin, kapag if you have money and power, talagang lukot ng mountain. Katwiran pa ni Senador Ejercito, dinismiss na ng COMELEC ang recall petition noong 2017 dahil walang batayan ito. Pero binuhay ulit ito ni Zamora para sa pansariling ambisyon. Para sa DZRH Network News, Florante Rosales naglilingkod sa pagbabalita. Ito, kani-kanina lang pumasok tong balitang ito. Pumalo na po sa 500 ang bilang ng mga mauusok at delikadong sasakyang nahuli na sa pinagsamang puwersa ng LTO, LTFRB at MMDA. Kung ano ang mga kalagayan ng mga nahuling sasakyan nito, abay, alamin na natin sa report ni Mavel Arrive. Umabot na sa may 500 sasakyan ang hinuli dahil mausok, karag-karag at kulang sa importanteng mga kagamitan. Ito ang napagalaman kay Transportation Undersecretary Tim Orbos sa itinakbo ng kampanya ng DOTR na Tanggal Bulok, Tanggal Usok. Inilunsad ang Tanggal Bulok, Tanggal Usok, hindi lang punterya ang mga pampublikong sasakyan, kundi pati na rin ang mga pribadong behikulo. Sabi ni Orbos, may mga na-impound sa mga hinuling sasakyan gaya ng mga sasakyang walang papeles o rehistro. Idiniindi ni Orbos na walang ligtas ang mga sablay na sasakyan sa 60-point inspection na kailangang ipasa para manatili sa kalye. Meron po tayo yung tinatawag na MBIS na dapat po lahat dumaan ngayon. No? Hindi lang pampublik ang sasakyan pero pati privado ang sasakyan. Opo. Kailangan pong daanan na yan pag nire-rehistro na po siya. Doon po sa MBIS, tulad po na nasabi ko kanina, 60 points po doon sa isang sasakyan ang titignan niya. So hindi lang yung usok, hindi lang yung brake, hindi lang yung ilaw, lahat na titignan. May side mirror, may seatbelt. So kung hindi ka pumasa, kahit isa man lang, hindi ka na po pwedeng, bumaybay sa kalye. Binanggit ni Orbos na hihingan nila ng tulong ang mga mayor sa Metro Manila para sa full blast na implementasyon ng jeepney modernization program ngayong Enero. Para sa DZRH Network News, Mavel Arrive, naglilingkod sa pagbabalita.
Samantala, para naman sa balitang showbiz, ilang araw na rin itong pinag-uusapan, reklamo po ni Albie Casino, sinagot na ng Cebu Pacific. Kung ano ang reklamo ng binatang ito at kung paano ito sinagot ng Cebu Pacific, alamin natin showbiz report ni Rocky. Naglabas na ng kanilang pahayag ang pamunuan ng Cebu Pacific kaugnay sa reklamo ng aktor na si Albie Casino na ipinost nito sa kanyang Instagram account noong January 3. Sa reklamo ng aktor, sinabi nito na hindi niya maintindihan kung bakit nagkansila ang Cebu Pacific gayong hindi naman nagkansila ang ibang airlines kung saan aware o mano ang mga airline kung pwede silang bumiyahe o hindi kapag may weather disturbance. Sabay sabi nito ng "It's Abu Sebak." Ngunit ayon kay Cebu Pacific Director for Corporate Communications Charo Lagamon, isang preemptive measure lamang ang kanilang ginawa upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero at ng mga crew on board. Anya, ang kanselasyon ng flight mula Puerto Princesa, Palawan patungo sa Manila ay ginawa dahil sa tropical depression na si Agaton. Sinaipan ni Lagamon na ayaw din nilang nagka-cancel ng flights at para sa kaligtasan ng kanilang pasahero ang pagpo-postpone ng flight dahil sa sama ng panahon. Idinagdag pa ni Lagamon na nagpadala sila ng impormasyon kaugnay sa kanilang pagkansila sa mga contact details ng mga customer na ibinigay ng mga ito. Ngunit humihingi pa rin umano sila ng paumanhin kay Albie dahil sa inconvenience na naranasan ito kung saan wala umano silang control sa lagay ng panahon, ngunit may control umano sila para sa kaligtasan ng kanilang mga pasahero. Samantala, sa reklamo pa rin ni Albie, sinabi nito na kulang din ang SEPAC sa pagbibigay ng accommodation, pagkain at refund, bagay na sinagot ni Lagamon na kapag cancellation ng flight na hindi fault ng airline, entitled umano ang mga ito sa full flight refunds habang ang hotel accommodations at iba pa ay hindi na nila sagot at kahit na ng ibang airline at iyon umano ay nakasaad sa batas ng aviation. Kung matatandaan, inilarawan ni Albie ang Cebu Pacific sa kanyang Instagram post bilang worst airline kung saan nangako ito na hindi na kailanman sasakay dito at in-encourage din ang kanyang followers na huwag tangkilikin ang nasabing airlines. Samantala, marami naman ang nagtanggol sa Cebu Pacific dahil kaligtasan lamang umano ng mga pasahero ang habol ng kanselasyon na ginawa nito. Para sa DZRH Network News, Rocky, naglilingkod sa pagbabalita. Sa pagbabalik ng DZRH Network News, pambubugbog ng tatlong kalalakian sa isang menor de edad, huli sa CCTV. Sahod ng mga guro, sunod na dodoblehin ni Pangulong Duterte. Traffic schemes ng MMDA, kumusta na kaya? Panonood ng porn, may masamang epekto sa performance ayon sa JAMA Psychiatry. Discount at tax exemption para sa mga senior citizen, nilinaw ng isang eksperto. US President Donald Trump, kumpiyansang tatalunin niya si Oprah Winfrey sakaling tumakbo ang TV host sa pagka presidente. Dating beauty queen Marina Benepayo kinumpronta ang isang motorista kahapon. Mga detalye sa pagbabalik ng DZRH Network.